kung ano tama subscribe sa akin main channel Lloyd Cavs Cadena tama sa akin vlog channel Lloyd Cavs Cadena vlog at para ma-update ka sa akin every upload i-click mo notification bell subscribe button para gusto mo yun? Gusto ko! At nagbabalik ka tayo sa ating napakadali lang po ng recipe natin ngayon dahil gagawa tayo ng Mango Graham de Cadena! Ang Mango Graham natin ay lalagyan natin ng ice cream! Gusto mo yon? Para malamig kasi ang init ng panahon ngayon para mas maging masarap din ang ating Mango Graham at para maiba naman tayo. Sisimulan lang natin ang ating mga kailangan sa napakadaling recipe ito ay syempre ang pinaka-importante mangga. Kailangan natin ng manggang matamis, hindi yung maasim, hindi rin yung lamog. Dalawang kondensada. Actually, nasa inyo yan kung ilan ang gusto mong ilagay. Kung gusto mo mas matamis, gawin mong lima. Kung gusto mo medyo walang lasa, huwag mong lagyan. Ganon. Kailangan din natin ng buong grahams. Crushed grahams. Para to sa ating toppings at ang dagdag amoy at panlasa, kailangan natin ng vanilla extra. Mango flavored na ice cream. So, yan. Bala na kayo kung gusto nyong flavor, pero mas magandang mango. At syempre, kailangan din natin ng malamig na malamig na malamig din na all-purpose cream. All-purpose cream. At syempre, huwag nyo kakalimutan ang pinaka-importante ingredient, ang pagmamahal. Dahil kung wala tayong pagmamahal. Love. So, para mapaghalo-halo natin ang ating mga ingredient, kailangan natin ng batcha. Yes! Paghalo-halo natin ang mga ingredient, pero ang una nating i-whisk. Oh, di ba? Whisk yung tawag doon. Whisk ba yun? So, bakit kailangan malamig siya? Para ano siya? Para bongga na. Malamig lang. So, ang gagawin natin, kung meron kayong automatic na pang-whisk, gamitin nyo, pero dahil tayo ay low budget, tayo ay magmano-mano. Haluin nyo ng haluin hanggang sa lumaki na yung braso nyo. Bakit hindi nyo naging kamukha si The Hawk, mali ang ginagawa nyo. So, syempre, pag nangalay na yung kanan, kaliwa naman. Pag nangalay na yung dalawa, bunga nga. Yan, pag naging doble na yung kanyang dami, tama yung ginawa nyo, ilagay na natin yung kondensada. Yan, easy can. One at a time, pagkalagay ng isa, haluin ulit. Tapos, saka ilagay ulit yung isa. Basahan na. Ching! O yan. Basahan na to. Basahan nga yung basahan. Yung magandang basahan, yung bago-bago. So, haluin natin siya hanggang sa maging even yung distribution ng product. Half smile ulit. Pag nakita nyo, okay-okay na siya at pag napagod na kayo, tama ang inyong ginawa, maglagay na tayo ng vanilla extract. So, dahil sobra po, tanggalin natin yung iba. Ayan. So, haluin lang natin hanggang sa maging bonggang creamy na siya. Sige! Dapat kasi automatic na lang. Wala ba tayong automatic na ano? Kapagod. So, alam nyo na, mas maganda yung automatic ha. Mag-automatic na lang kayo. Kapagod po yung ganito. Dapat nangiti kayo pa nag-mix kayo. Kasi mamot eh. Hihiwain lang natin ang ating mga mangga. Pagkukuha natin dito sa mangga para maging perfect yung pagkuha natin. Ah! Kaya niyo yun! Hindi nyo kaya yon. Ako lang nakaisip niyan sa buong universe. Syempre, dahil ginagamitan ng kamay ang ating recipe, make sure na naghugas po kayo. Hindi nagigitata pa yung mga koko tapos kinamay yung anong mangga. Suy! Walang bakla dito! Malapit tayo matapos kapag malami na yung hugasan. Yan. Magpa-pile na po tayo sa ating Pyrex o kung ano man na meron kayo. Ito siya! Ah! Ayan. So, ibabahin lang natin ang ating mga crackers dito sa ating Pyrex. So, pagkatapos natin ilagay yung mga cracker, ilagay na natin yung ating cream solution sa ibabaw ng cracker. Tandaan, huwag nyong tipirin yung first layer dahil yun ang magiging base natin. Kapag natakpan mo na siya, ang gawin natin, ipile naman natin ang mango. Huwag nating tipirin ng mangga. Ilagay po natin ang mangga ng madami. Huwag tayong magtipid. Kasi tayo lang din ang kakain nito. Ako,
ko, dahil ayoko nga ng masyadong madaming cream, after yan, lagyan natin siya ng crust. Yung hindi natin masyadong betchina. Para ma-absorb niya yung cream. At ayan, tapos na ang ating mango charot. Di pa tayo tapos. First layer pa lang, huwag kayong excited. Hindi pa matatapos ang ating show. Mag-second coating na tayo mga best. So this time, ipit-pit natin siya. Huwag tayong matakot. Kukunin na natin ang ice cream dahil ilalagay na natin siya on top of our gray ham. Yeah, make sure na napalambot nyo na yung ice cream kasi yan, para madali siyang makuha. Dapat nakasmile, huwag nyo kalimutan kahit gano'ng kasakit. Ay! Nakakaloka! Hindi na kinaya! Naging bakla ang ating sandok. So, kailangan bilisan natin yung pagkalagay nito kasi ayaw naman nating matunaw yung ice cream. Sige lang, huwag tayong mahiya kasi binili naman natin itong ice cream nito. Hindi naman ito minakaw. Damihan natin. Patagi natin yung ice cream. Magiging masarap kaya ito kasi inisip ko lang ito. Hindi ko naman tinay pa. So, ito pong nakikita nyo ngayon. Unang beses ko pa lang pong nagawa ito. So, pag hindi ito naging masarap, alam nyo na, huwag nyo nang gawin. So, pagkalagay natin ng ice cream, dali-dali natin ilagay yung mga gray ham kasi baka tumigas. Charot, baka lumambot. Ayan, para na siyang gray ham ice cream. Pagkalagay natin yan, patag natin, lagyan natin ulit ng alo, grab na yung sandok! Ang sandok, naglangoy-langoy na daw! Lagyan natin ulit ng cream. Lagyan na natin siya ng toppings. Huwag tayong matakot. Lagyan natin siya. Kasi kailangan siya patagid. So, amayin natin. So, after yan, lagyan natin ng konting palamuti. Lagyan natin siya ng mangga. Gagawin na lang natin, papalamigin natin siya sa rep, sa freezer nyo ilagay para mas bongga na. Ilalagay na natin ang ating gray ham sa freezer. At bukas ng umaga, ready na siya para sa taste test! Ngayon naman, dahil madami pang atira sa atin, gagawa tayo ng small version. Yung nasa baso para on the go. Kailangan natin ng crushed na gray ham, ilagay natin to bilang base. Lagyan natin siya ng cream. Yan. After nyong lagyan ng isang layer ng cream, lagyan na natin ng mangga. Todo na natin yung mangga. Huwag tayong magtipid. Tapos, para siya ay ma-form, kumuha kayo ng dalawang plates ng gray ham at i-press down nyo siya. Lagyan natin siya ulit ng crust. Huwag tayong matakot. Lagyan natin ng bongga. Tapos ipagpag natin. Another kunting ng cream. Then, ilagay na natin yung manggang tira sa taas. Tapos na natin gawin ng mango gray ham de cadena de baso! Ipalamig na natin ito sa ref ng mga 2 hours kasi baka mabasag yung baso pag in-overnight. At saka wala naman itong ice cream. Mahi-enjoy nyo na ito agad. At dahil dyan, matutulog muna tayo para malaman natin bukas kung successful ba ang ating ginawa. Hello, good morning! At ngayon nga, titignan na natin ang gray ham kung masarap na ba siya. Ayan! Okay na siya para na siyang yelo! Ready na tayo sa taste test! Taste test! Taste test! Pwede kamayin? Ikaw bahala. Pwede test ako, yung sarap eh. Pwede mo ulan? Kasi minsan pag mango gray, yung bits-bits lang eh. Pero ito, maka malalasaan mo yung mango. Tignan mo. Mukhang masarap to ah! Kamusta, te? Sarap. Okay na ba? Kasi yung ipin ko na ano yun. Yung bolok, nagising. Sarap! Sarap! Nakasarap nga, hindi na nga kumapagsas sa sobrang sarap. Ano naglusa yan si Lloyd? Ang yummy! Yummy! Tikim-tikim-tikim ano ba yan? Ayaw nang tikim kasi nabibitin ako eh.
Sobrang lamig. Ang sarap! Pwede na. Manggang-mangga. Nalata yung mangga tsaka graham. Ang sarap naman. Sarap talaga. Maramdaman mo ang sarap. Ang sarap. Ano pong lasang-lasa yung mangga? Sarap. Maraming salamat sa panonood ng ating Lutobaninat. At kung na-enjoy mo ang recipe ito, subukan mo na rin at gawin nyo sa bahay ninyo. Huwag mo kalimutan i-like at i-share ito sa mga tropa. Mag-subscribe sa akin, may channel at kami. Ito na sa kamulang channel at kami. Bye!